anak ko. Pinadapa, pinusasan. Nakita yung mga droga sa bahay. Bata pa ako nun eh. Inabot kami ng itak ng tatay. Nakita! Childhood best friends nga kaming dalawa eh. Never kong naisip na gagamit pala siya. Nihaya pa nga ako eh. Takot kami siyempre. Nakalaklagi ang gate namin. Mabait ang batang yan. Nakita kong lumaki yan dito sa lugar namin. Kalaro ngayon ang anak ko. Hindi ko alam na gumagamit siya. Adik pala. Nung nahimasmasan na si tatay, ang sabi niya sa barangay, demonyo daw ang tingin niya sa amin kaya niya kami papatayin. Hindi ko alam. Adik pala si tatay. Takot na takot ako, di lang para sa kanya. Para na rin sa akin. Pero simula nun, wala na. Di na ulit kami nag-usap. Adik na pala siya. Ay, wang ko pa anong nangyari dyan. Sayang. Sayang talaga. Ang droga, hindi lang sinisira ang buhay ng mga gumagamit. Pati na rin ang mga taong nakapaligid ito. Ito ang nagtulak sa amin para isulong ang People's Volunteer Against Illegal Drugs o PBA. Nais namin magkaroon tayo ng payapa at ligtas na kapaligiran. Malinis mula sa kapahamakan, pwedeng idulot ng droga. Naniniwala ang PBA na hindi karahasan ang susugpo sa salot na ito. Paano natin ito gagawin? May limang hakbang ang PBA. Una, targetin ang mga nagsusupply ng droga sa pamamagitan ng proper drug enforcement. Pangalawa, bawasan ang drug demand. Ang mga dating user ay hindi nabibili o gagamit pa dahil sila ay isa sa ilalim sa rehabilitation at treatment. Kasunod dito ay ang social development program. Merong livelihood, youth leadership training, sports development at anti-poverty program. Pag-iigihan rin natin ang civic awareness sa pamamagitan ng mga programang makakatulong sa mga PIWD o users at mga non-users o family members. Panghuli ay palalakasin natin ang pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon at sektor. Lahat ng ito ay para magkaroon tayo ng drug-free community. Nung ako ay nasa PNP, I've been exposed to fighting drugs. I saw the devastating effects of the drug infestation in the Filipino family and the country. Sino ba ang tunay na nagturo sa akin? Hindi ang gumagamit, kundi ang pamilya. Tuloy natin ang laban. Kasama kayo. Para ang mga kwento ni na Adele, Christine, Lem at Bert ay hindi na natin muling maririnig pa. Lahat tayo ay may responsibilidad sa ating lipunan. May pag-asa pa. Tulungan niyo kaming matulungan ang ating bayan. PBA, People's Volunteer Against Illegal Drugs. Samahan at tumayan ng Hilusang News Pimita dito sa programang magbabalik sa kadakilaan ng mga ninuno tungo sa Bathala, Bansa, Biyaya. Mahal na kataas-taas ang amang Bathala, ikaw na may likha sa amin, mga maharlika ng inang bansang Luz Biminda, basbasa nawa po ninyo ang aming federasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao ng isang makatao at pangkalahatang Bathalaan na naglalayong maipanumbalik ang lipunan ng mga ninuno tungo sa kapayapaan, kasaganaan at pangmundong katiwasayan. Ipagkaloob na wapo ninyo ang mga Bathala na kami, mga anak ng Luz Biminda, ay maging karapat-dapat at magtagumpay sa pagtatatag ng inyong ipinangakong makabagong bansang Tagalog dito sa aming lupang tinubuan. Siyanawa. 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 Mabuhay mga kabayani mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Naririto naman na naman kami sa ng Kilusang Luz Biminda sa aming programang Bathala, Bansa, Biyaya. Ako po si Jing Mable. Ako naman po si Bishop Villaronte sa isa na namang serye ng paglilingkod natin sa sambayanang ng Luz Biminda
mga kapupulutan natin ng magagandang aral at mga bagay na magagandang pananaw para sa ikabubuti ng ating bansa. Kami po ay nagpapasalamat sa PIVAID, People's Volunteer Against Illegal Drugs, sa Leaders Online sa patuloy nilang pagtangkilik sa aming programa. At ngayon sa episode na ito ay nung nakaraang episode ay tinalakay namin ang dalawa sa apat na panalangin ng Hilusang Luz Biminda, ang tamang pangalan at tamang pananaw. Ngayon, aming tatalakayin ang tamang pananampalataya at tamang tadhana tungo sa aming pagtatatag ng isang Pederasyong Luz Biminda. Magsisimula tayo, kung maaalala nyo, ang kami ay nagsisimula at nagwawakas ng programang ito na may panalangin. Itong panalangin na ito ay aming inirekomenda na maging preamble o paunang salita sa ating magiging panibagong saligang batas. Pwede po, ilabas natin yung ating panalangin na actually ay preamble, draft preamble ng ating bagong saligang batas, no? Yeah. Makikita natin, number one, na ang panawagan natin ay sa Amang Bathala sapagkat ang mga ninuno ay sumasamba sa naglikha at ang pangalan niya ay Bathala. Ang ating relasyon sa kanya ay bilang isang ama sapagkat tayo ay kanyang mga mahal na likha na mistulang mga anak sa laman. Bishop, meron kayong Direkta tayong nananalangin sa Amang Bathala nang walang intermediaries, intercession. Na katulad ng turo ng ibang pananampalataya. Oh. Sapagkat yan naman ang gawain ng ating mga ninuno noong una pa mang panahon. Ang kumikilala sa Amang Bathala, kahit na nga sinasabing sila'y lumuluhod sa harapan ng bato, lumuluhod sa harapan ng sa araw, lumuluhod sa punong kahoy, kasi yun ang manifestation na nandyan ang Amang Bathala. Hindi nangahulugan na walang pananampalatayang. O sumasamba o ang ating mga ninuno sa mga likha ng Amang Bathala, no? So, ang concept natin ng Bathala, ng pinakamataas na pinakamataas na deity. Oo, hindi deity. Being. Supreme. Oo, pinakasupreme. The highest being. Kataas-taas ang Amang Bathala. Ay, walang hanggan. Oo, ang Bathala. Ito nga ang napupuna nung God culture, isang grupo ng mananindiksik ng sa US at sa dito base sa Pilipinas na walang katulad ang ating pananampalataya sa Amang Bathala kundi sa mga unang Ebreyo, no, na ang pananampalataya ay nakabase sa relasyon natin sa naglikha. Siya ay ama, siya nagbibigay sa atin ng lahat ng biyaya, at tayo naman ay nagpapasalamat. Nagpupuri. Oh, tayo ay nagpupuri sa kanya. Sa ngalan ng kanyang pangalang Bathala. Oo. So, himayin na natin, Bayanin Jing, ang bawat himaymay ng ating panalangin na sana'y maging unang panalangin, preamble, no? Sa mga framers ng konstitusyon, marinig nila na isama ang Amang Bathala
sa anumang kanilang lilikhain o gagawing ano? Saligang batas. Actually, ito yung tamang pananaw, kabayaning Jean. Tamang pananaw. Susulong natin na magkaroon ng tamang pananaw sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ikabubuti ng bayang ito. Kaya himayin na natin? Oh, sige. O mahal na kataas-taas ang amang bathala, ikaw na may likha sa amin. So, ibig sabihin nun, ina-acknowledge natin ang amang bathala na siyang ating creator, the supreme being na siyang may likha sa atin. Mga maharlika ng inang bansang Luzbiminda. So, maharlika, mahal na likha, tayo'y mga mahal na likha. Kailangan yan nadadalisay na ilalagay sa ating mga puso at diwa. Kasi yan yung ating attachment sa amang bathala na tayo'y maharlika ng inang bansang Luzbiminda. Then, humihiling tayo, basbasa na wapo ninyo ang aming federasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit po ba hinihiling natin basbasan hindi na ang ngalang Pilipinas kundi ang tamang pangalan na Pederasyong Luzon, Visayas at Mindanao na isinasaysay? Saan ang galing yan? Yan naman ay spiritual na isinasaysay ng labi ng ating bayang ito, ang salitang Luzon, Visayas at Mindanao. Ng isang makatao at pangkalahatang bathalaan. Pwedeng balikan natin. Sige. Naano lang ako, nasabit ako. Yung, kaya Luzon, Visayas, Mindanao. At dahil sila ay tatlong kumpulan, tatlong kapuluan na bumubuo ng ating bansa. Ito na ang disenyo ng amang bathala sa ating lupa na bakit pa tayo mag-federalize kung ano-ano pa. Ito na yung ginawa niya. No? Likha na. Bawat isang kumpul ng kapuluan, Luzon, pwede na siyang isang sub-state. Yes. Kinasa. Ang Visayas, ganun din. At ang Mindanao, ganun din. Na napapaloob sa Confederasyon ng Luzbiminda. Kaya nga ang tanong dyan, Jing, sino gumawa ng tawag niyan, geographical yung pagkakaayos-ayos sa mga geographical pulo na yun. Configuration ng ating Maski tinan natin sa mapa, ang ating mga matatanda ay nagsasaysay na ito'y bahaging tatlo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kitang-kita natin yung pagkakaroon ng estado. Kitang-kita natin yung pagkakaroon ng sub-state ba kung tawagin? Kitang-kita natin. Based on map alone. At based on the words na Luzon. Ando na lang po yun na ito'y talagang isang federasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Alisin lamang yung political concept at yung kultura. At saka yung paglikha. Yung paglikha ng amang bathala sa mapa. Kasi kaya nga, yung pananaw Luzbiminda, yun yung pananaw na binibigay na sa atin mismo ng amang bathala. Ganito ang dapat na ito sa binigay niyang bansa sa atin. Tatlong estado sa isang bansa. Sino ba ang may likha niyan? Si ang amang bathala. Paano naging 30 yan? Kunsyari nang nag-create niyan. Hindi na naglikha. Yan ay ipagpapatunay lamang na dapat talaga maging federal ang ating bansa na tatlong pulo na tinaguri ang Luzbiminda. At, Bishop, kung maniniwala tayo sa daloy
sa diwa ng mga naglikha ng ating bandila. Oo. Na yung ginawa nila sa yes. tatlong bituin. Oh, bakit nga ba ginawa nila yun? Ng araw. Sino ba nagdikta nun? Oo. Oo. Sino nagbigay ng diwa sa mga ninuno na maglikha ng isang bandila na may tatlong bituin? At nagbubuo nung konsepto natin at nagbubuo ng dapat na konsepto natin ng isang bansa, mm-hmm. 'di ba? Tatlong bituin na nandun sa gitna ang isang araw na kumakatawan ng isang may likha oh, ng Amang Bathala. Oo. Oh, at naliwanag. Oo. Oh, at maliwanag na iyon ay Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit pa natin nire-reinvent yung wheel? Eh ginawa na may kapal. Oh, wag na nating yung konsepto ng dayuhan ang kasing kinukuha eh. Wag nang kunin po yan. Nagwawatak-watak tayo at yun ay hindi nakakabuti sa atin. Yan. For 500 years, tayo ay parang nasa ilalim ng sumpa. No? Hindi tayo magkaisa-isa. Watak-watak talaga. Tayo, hati-hati. Yan yung mga kaisipan ng mga dayuhan na hindi nakabuti sa bansang ito. Oo, dahil sa gusto nila tayong pagkiwahiwalayin. At para madali tayong supilin, mm-hmm. di ba? Madali tayong diktahan. Samantalang ang salitang Lusbiminda, pag pinagdugtong-dugtong mo, mm-hmm. aba, edi oneness. Oo, yung unang kataga ng bawat pangalan, oo. Ng bawat kapuluan, mm-hmm. ipagsasama mo. Yun yung para concept na yun eh, di ba, Bishop? Oo, unlapi, gitlapi, hulapi. Mm-hmm. Pag pinagdugtong-dugtong mo, there is oneness. Mm-hmm. Pagkakaiba, pero nagkakaisa, di ba? At saka so, madali yan sa pagde-develop. Yes. Mas madaling ma-develop yan. Mm-hmm. Ang bawat estado ay may kakayanan sangayon sa kanyang kultura mm-hmm. na ma-develop. Oh, at geology, yung kanyang composition, Luzon, ganap na siya. Diba? Hindi humihiwalay sa Lusbiminda. Oo. Ngayon, bakit kailangang magtulung-tulungan? Tayo ay disaster zone, no? Climate change, mga bagyo, lindol. Masalantaman ng isang sub-state, yung dalawa, eh, may pagkain na maibibigay sa, ano, nasalanta. Merong mga resources na pwedeng itulong, hindi ba? So, ano yan, naroon na yung buong konsepto ng pagbabansa. Ng tamang pananaw. Tamang it's pagbabansa. It's a matter of discovering it. Oo. Yung perspective, yung pananaw. Yung concept eh. Andiyan na siya eh. Oo. Isip andiyan na siya eh. Isip tatlong pulang-pula ng kapuluan sa ilalim ng isang konfederasyon. At kapos na pagkaganyan, ang panibukas na panalangin sa preamble, no? Preamble ng ating saligang batas, ang ating sa mga primer ng saligang batas, nakatitiyak tayo na mabubuo ang bansang ito. Nakatitiyak tayo na mababalik ang kanyang dati. Oo. The lost destiny. Oo. Yung nalihis na destiny ng nitong 500 taong nakalipas na pili tayong inililigaw ng mga dayuhan. Kapag kaganyan ang ano ang ipasimula mo, the focus ngayon ng bayan ng pamahalaan ay na kay Lusbiminda. Mm-hmm. Yan kasi nasa konstitusyon eh. O Luzon, Visayas, Mindanao. So, the focus of attention ngayon yan, makapofocus yan sa kanyang sarili. Mm-hmm. Mm-hmm. It's just a matter of, syempre, yan ay panalangin sa Amang Bathala. Tutulungan tayo ng Amang Bathala kasi yan namang nararapat talaga. Mm. Yan ang nararapat na panalangin sa kanya uh-huh. at para sa bayang ito para mabuo ito. Ayan, nakabalik na tayo sa kanya kapag kayan. Hari Manawari, kasi Federasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. That's culture. Kultura yan eh. Uh-huh. Ng isang makatao at pangkalahatang bathalaan naglalayong maipanumbalik ang lipunan ng mga ninuno. Ano ba yung, ba't ninanasa natin na maibalik
ang lipunan o kasing ganon ng lipunan ng mga ninuno tungo sa kapayapaan. Bishop, tanongin kita, ano yung makatao? Yan. Ano siya? Siyempre, pag sinabing makatao, may halong kabanalan yan. No. Kahit na naman sa physical, ay pinangangalandakan ngayon sa atin, pinipili tayong iniaano sa Western concept ng human rights. Hindi ba? O. Karapatan pantao. Eh, wala pa yung mga bansang yan eh. Nasa kuweba pa lang yung mga taong yan na nakatira dyan sa kanluran eh. Tayo'y makatao na. In fact, yung ating kultura ay nakapaloob sa konseptong pakikipagkapwa-tao, no? So, hindi natin dapat kalimutan at lalong-lalong hindi natin dapat ipagpalit sa konsepto ng human rights na ginagamit lamang na pang-paniil imbis na yung totoong pagiging makatao, di ba? Tapos, pangkalahatan. Ano ba ang ating naiintindihan sa pangkalahatan? Pangkalahatan, bat halaan? Ano at, yun muna, pangkalahatan. Ibig sabihin nun, lahat ng tao. Kaya ikaw ay mahirap. Ikaw mayaman. Mayaman. O ordinaryong tao. Pantay-pantay tayo sa batas ng bathala. No? Yung natural laws at saka divine laws. At bakit bathalaan? Yan ang bishop. Ano ang bathalaan? Ayan ang pamamahala ng isang bansa na naaayon sa kautusan ni Bathala. Mamaya, bishop, paanin natin yung banal na kautusan, ano? At, ano, but anyway, let's go on with the yung paghimay natin ng ating preamble sa saligang batas. So, ano yung layunin nito? Naglalayong maipanumbalik. So, there is the, ano, nandun yung pagtanaw sa spiritual na maibalik uli kung anong uri ng lipunan ng mga ninuno. Sana ito yung magbabagong silang, isang bagong lipunan, pero nakaugat sa lipunan ng mga ninuno. Oo. At sa ilaw ngayon ng mga bagong kaalaman, ngayon na lumilitaw na ang kaalaman mula sa Dead Sea Scrolls, tapos ang mga lumalabas na bagong kaalaman, bunga ng mga pag-aaral sa mga lingwahe, sa mga wika, pag-aaral ng arkeolohiyo, ng heolohiyo, at ng even yung biblical, ay yung bathalaan ay yun yung ating original form of government, kasi inailalabas ngayon sa lahat ng mga bagong lumalabas na kaalaman ngayon na itong ating bansang Los Biminda ay land of creation. Land of creation. At so, bathalaan. Kinalalagyan at nasa sa sinapupunan ni Los Biminda ang Garden of Eden kung saan ang bathalang buhay ay nakatira ngayon at simula nang siya ay rise from the dead, no? So yun ang lumalabas na bagong kaalaman na galing sa Dead Sea Scrolls, sa no? Pananaliksik ng God's culture. Hindi lang God culture, sa pananaliksik ng mga kapatiran na magmula pa nung panahon ni Andres Bonifacio at ang kanyang revolusyonaryo isang pamamahala ay pilit na ikinikimkim sa kanilang puso at diwa itong mga kaalaman na ito. In fact, ang kwento nga nung si Timothy J. Schwab na leader nitong God culture ay napukaw lang ang kanyang interes dito sa pananaliksik na ito sa tungkol sa Pilipinas dahil sa yung mga naririnig niyang kaibigan na, kasi Pilipina yung asawa niya eh. So, yung mga nakikilala nilang nagsasabi na itong
ano, itong ating bansang Luz Biminda ay actually land of creation at dito rin nakasituate ang Holy of Holies, which is the Garden of Eden. Mm-hmm. No? Doon siya unang na ano eh. Pero ang una talaga... So, may pinaguhugutan siya, no? Mm-hmm. So, yung mga kapatid, yung din sa atin. Yung mga diwa na yun, yung sabi na natin mga kwento, mayroong pinaguhugutang biblical. Yes, so biblical, historical, scientific. Yeah. May pinaguhugutan yan. Hindi lang diwa yan na biglang lumitaw, kundi meron siyang malalim na pinaguhugutan na bagayan. Na ngayon, ay nasa liksik ng God's culture. God's culture, sa kanila ipinagkaloob yung kakayanan naman sa saliksik. Although, Bishop, nakalabas na yon sa nilaunch nating libro ni Enfora. Na talaga andito. Tinalakay natin last episode. Naroon na siya sa libro ni Borja. Si Borja naman ay humugot ng kaalaman sa mga kapatira. Sa Biblia. Yung Biblia na part ng canon ng simbahang katolika. Yes, no? Yes. Oo. Pero itong God culture kasi, lumalim sila dahil sa may access na sila sa translations ng Dead Sea Scroll na mas matandang mga libro sa Old and New Testament na nakapaloob doon sa kanon ng simbahang Katolika. Okay. So, isang lipunan na inaasam, isang lipunang mapayapa, kapayapaan, kasaganaan at pangmundong katiwasayan. So, ayun yung ating aspiration. Lahat ng aspiration ay nasa dasal na yan. Hinihiling natin sa Amang Bathala. Okay. Madagdag ko lang na bukod sa yung pagnanasa nating magkaroon ng katiwasayan at kapayapaan dito sa ating kapuluan at kasaganaan sa ating mga individual na pamilya, ay naroon yung pangmundong katiwasayan. So makikita dito na yung ating meron diwa tayo na meron tayong gagampanang papel. Mm-hmm. Sa uunlad at papayapa. Mm-hmm. At ikakaayos ng buong mundo. Oh, kasi mga nilikha din naman sila ng Amang Bathala. Mm-hmm. Mga kapatid din naman natin sila. Mm-hmm. Bilang na rin tao, mula rito. Ka ng Amang Bathala. Kaya nga, yung dasal na yan ay pangmundong katiwasayan. They are a part, because they are a part, we are also a part and parcel of the whole. Of the whole. Dito nagsimula lahat yan. Kung tayo ang sinimulan, meron tayong responsibility. At dinadasal din naman yan ang pangmundong katiwasayan. Hindi siya self, ano lang. Hindi siya makasarili. Kundi buong kapuluan, buong mundo. Kaya yung foreign policy natin, na napaka-importante rin sa pagbabansa, ay nariyan na sa preamble ng saligang batas na ating nakasakit. Ipagkaloob na wapo ninyo Amang Bathala na kami, mga anak ng Luz Biminda ay maging karapat dapat at matagumpay sa pagtatatag ng inyong ipinangakong makabagong bansang Tagalog. Pagtatatag ng inyong himayin natin yan. Himayin natin yung oo. Kami. Bakit kailangan sabihin pang maging karapat dapat? Mm-hmm. Hindi ba tayo karapat dapat? Aba, kinakailangan maging karapat dapat tayo. May action dapat from our side. Yes. Pagbabanal natin sa ating buhay. Righteous. Oo, at pagsunod sa kanyang disenyo. Yun ang pag-federalize. It should be according to his creation. Nagawa siya ng 30 na self-sustaining each. Pero dapat ganun din yung ating organism. Naisip na pagkalob na Amang Bathala, no?
yung isang makabagong bansang Tagalog. Sisipot ang isang makabagong bansang Tagalog na rightfully sa atin, na righteousness din ang dala nito sa tao. Oo. Kasi yung makabago eh. Ang hangad natin, isang makabago. Kasi, si ang so, Batalang Buhay, Bishop, andito rin. Sa Biblia, ay nangako. Yan. Na magtatayo siya ng panibagong kaharian. Mm-hmm. Dahil sa nireject niya na yung dating pinangakuan na hindi nakaganap. Napaka-spiritual ng dasal na yan. Oo, no? So, aanuhin natin siya. I-acknowledge, i-recognize natin yung kanyang promesa, pinangako. At tayo naman ay gagawin natin ang ating bansa at ang ating mga sarili na karapat dapat na tumanggap ng kanyang bagong kaharian. Ng makabagong bansang Tagalog. Gano'n siya ka, ano. Ganda nung ano naman. At spiritual nung yung, ano na yan. Talaga may gabay. Samang batala yung pagkakaano ng makabagong bansang Tagalog na yan. Hindi ba nakakakabot? Yes, will there be a new era, a new nation na... Yan ang sinasabi ng God culture. Rice Philippines, sabi niya. Lalabas ang Pilipinas, parang Benham Rice, na lalabas sa sinapupunan ng makabagong sinapupunan ng dagat. So, no? Tinan mo, at saka hindi yun, ano, kabayaning Jing, ano. Kasabay nito, yung pangalan, Luz Biminda. Kaya nga. Abae. Nanganganak. Bansa. Oo, manganganak yung bagong ano. Hindi na yung dati. Hindi na yung dati. Lumipas na. Mm-mm. Kaya lumipas yung dati, para lumitaw yung ano sa bago. Kasi yung God culture, parang nakapako pa sila dun sa unang tipan ni Moses. Subalit, ano na yan eh, paso na. At nagpromesa, nangako, ang Bathalang Buhay ng panibagong tipan at panibagong kaharian na siya na mismo ang maghahari, ang mag-aano. So, ayan na yun. Mm-hmm. Yung bagong bansang Tagalog. Ngayon, bakit yung bansang Tagalog? Bakit bansang Tagalog? Ngayon, balik tayo dun sa ano, sa diniskubre ng God culture base sa mapa na nailahad dun sa Book of Enoch. Yun yung kauna-unahang libro, aklat, na isinulat ng kauna-unahang manunulat sa bunso, ay, sa bansang, hindi, sa mundong ito. No? Sa mundong ito. Very first from all time. So, ngayon, itong mapang ito ay ito ang ginamit nila sa God culture para tuntunin kung nasaan ba yung Garden of Eden. Yes. Then? Then, nakita nila na yung Garden of Eden ay dapat yun yung ano, lugar na pinapalibutan nung first river coming from Eden. Uh-huh. Oh, so, ang pinalibutan eh itong kapuloan ng Luz Biminda. So, under the sea, may trenches dyan na naka-drawing, naka-etch yung river na pinapalibutan ang Luz Biminda, ang kapuloan Luz Biminda. So, talagang taga-ilog tayo. Simula sa pong. Nang nakikinig at nanonood, na yung salitang ginamit ng Tagalog dyan ay bansang pinalilibutan ng ilog. Tama. Hindi yan na, kasi baka may magtanong, bakit paano kami? Bisaya. Bisaya. Oh. Bako na, Cebuano. O, paano? Danao. Danao. Cebuano. Maski ang ating bayaning Bonifacio, may konsepto eh. Oo. Katagalugan. Republika. Ng Katagalugan. At Batala ang kanyang ano. Ang kanyang hindi na. Katagalugan na Cebuano. Ano na lang yan. Pero ang konsepto ng bayaning Bonifacio ay konsepto ng
Republika ng mga Tagailog. Tagailog, oo. Diba? Tagailogan. Oo. Mga nakatira sa ilog, yeah. Nakatira sa dagat, nakatira sa tabing tubig, no? Mm-hmm. Kaya makikita mo, dun sa ating Luzon, Visayas, Mindanao, na nung isang episode, sinabi ko na sa inyo, na... yung Luzon tayo kasi tayo, yes. Pinalilibutan ng tubig. Oo, nilulusong tayo. Luzon, dinadaanan tayo. Yung Bisaya, tayo yung mga mahal na likha. Tayo ay mga taong punong-puno ng bisa. Oo. Punong-puno ng sigla. Saya. Saya. Oo. At waray-waray kahit walang kagalingan, ano? Kasi mahal na likha eh, hindi ba? Yeah, we are the children of nilabas na ni Paul yung pagiging mahal na likha natin. Hindi siya Sanskrit, mga kabayani. Kaya hindi dapat talagang Tagalog. Ayusin natin lahat ng salita. Ang maharlika ay hindi siya name ng minor sa fraction of Muslims still today. Isang and that does not happen. Bride. Binili. Tinubos. Yung kasi yung concept ng bride na tinubos ng dugo. So, kung dugo parang tinubos ng sa ating paniniwala, tinubos tayo ng tagapagligtas ng kanyang dugo. So, kamukha ni sabihin na natin, tinubos tayo ng dugo ng mga bayani. Ayun, oo. Yan. Oo. Ang bansang ito na bayan ng mga bayani, tinubos tayo, ang ating kalayaan ay tinubos ng kanilang mga dugo. Ayun. Kaya tayo naging bride. Pero iba yung pangalan ng Pilipinas. Ha? Hindi na siya na Pilipinas. Maharlika tayo. Tayo ay mga tao, maharlika tayo. Bakit? Eh dugo ba naman ng mga bayani, ng mga holy ang pinantubos eh? Oo, tayo yung mga mahal na kita. Mga bayang nakikinig na ang mga bayani ay banal. Saints. Oh. Heroes are saints. Saints are heroes. Kagaya ng aming... So, we consider them saints. So, banal. Banal. So, ang dugo nila, ayan, ang dugo nila. Mahal na lika. Oh. Oo. Hindi ordinaryong tao. Sabihin, ilang tatanggapin ng mga batala yung mga dugo nila kasi holy. Has offering, oo. Oh, yun. Kaya siguro tayo 500 taon na nag, ng dugo, ng pawis, at hirap, at buhay. Oh, yes. Para tayo ay maging karapat-dapat na maging mahal na likha. Ngayon, mga kabayani, tayo yung magpapaalam ng panandalian at pagbalik namin, lalo nating lalaliman ang ating pagtalakay o pagbuo itong ating bansa. Oo, kasi may isa pang sugo na nagbuwis ng dugo, tumubos. Oo, siyang ating... Sa larangan ng bagong tipan. Oo. Ayun. Yan. Sige. Ayan. Pag-usapan natin sa pagbabalik ng Bathala, Bansa, Biyaya.
Samahan at tumayan ng Kilusang Luz Pimita dito sa programang magbabalik sa kadakilaan ng mga ninuno tungo sa Bathala, Bansa, Biyaya. Si Jing Mable at si Bishop Villaronte. At pagpapatuloy natin ang mainit na diskusyon tungkol sa ating pagiging bansa na naaayon. Bansang pinalilimutan ng Inyo. Na naaayon sa disenyo ng mahal na Bathala. Ayo, no? Mapalad talaga ang bansang ito. Talagang tayo ay bukod-tangi sa mga nilikha. Kaya nga tayo ay mga maharlika ng Republika ng Luz Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, yung pag-aangat, yung yung ating relasyon sa Bathala ay lalong umiigting ngayon na maraming kaalaman na lumalabas tungkol sa tunay na simulain ng ating bansang Luz Biminda, no? 2,000 taon na ang nakakaraan at may pangako ang Amang Bathala na ibababa niya ang bagong kaharian na ang anak ng tao na mismo ang mamamahala. Mukhang si Bishop Villaronte ay may nalalaman tungkol dito. I-share mo naman sa amin, Bishop, yung inyong good news. yung gospel. Pagtangap po yung unawa. Yung gospel ng bagong tipan. Pangalawang tipan, actually. Tingnan muna natin kung ano yung sinasabi ng isang sugo, Pascual Malanao. In a very practical manner, meron siyang sinabi tungkol sa nagaganap sa ngayon. Unawain ninyong mabuti. Paul, pakiano nga muna. Yung anong... Unawa. Unawain ninyong mabuti. Unawain ninyong mabuti ito. Yung kanina. Kaninang... Ayan na. Nakasunod na tayo sa Kastila. Nangyari. Sa Amerika, naganap na natin. At sa Hapon. Dapat natapuat. Walang nagawang mabuti sa atin kundi panay na kaguluhan. Pinaghati-hati tayo. Ngayon din naman, ang relihiyon ng mga dayuhan. Bato-bato sa langit, tama, magpagalit. Ito po'y binabasa ko. Sapagkat ito po'y nasa libro ni Pascual Malanao. Ngayon din naman ang marelihiyon ng mga dayuhan na walang nagawang mabuti sa atin. Totoo po ba ito? Nahati-hati din tayo. Sa isang pamilya, may kung ano-anong relihiyon, nagsisimba dun sa isa. Diba? The mismo. Walang unity in the family itself. Walang nagawang mabuti sa bagong kautusan na tinanggap ng bansang ito sa Diyos Ama, dito sila susunod na lahat ng mga bansa. Ano kaya yun? Ikaw ang nakakaalam doon. Ito yung sinasabi po kangina-kangina ng kabayaning Jing na bagong tipan. Na dito ibinaba, pangalawang tipan. Kasi sa kasaysayan po, kaya po nagkaroon ng pangalawang tipan, ay nagkaroon ng paglabag sa unang tipan. Hindi pwedeng magkakaroon ng ikalawang tipan kung walang naging paglabag. So, ang ginawa ng mga Bathala, nagkaroon ng pangalawang tipan. At yun ay ginanap sa katauhan ni Pascual Malanao. Just to point out,
Ito ay 2,000 years matapos yung panahon ni Moses. Yan. Si Moses yung... Tapos na ang 2,000 taon. Na siya ay may hawak ng mga... may hawak ng mga kautusan, 10 kautusan, na ipinagkaloob sa kanya ng Amang Bathala. Subalit, nagbalik din sa idolatria at mga practices na hindi may kilala sa kanyang pagiging supreme at yung tagapaglikha, no? Hindi kumikilala sa kanyang role as tagapaglikha. Kaya nung 1928 at nakakakilabot na ito ay sa kaarawan ng ating isa sa ating mga national heroes, Bayaning Rizal, June 19, 1928, ay tinanggap ng isang pangkaraniwang tao na nilikha, maharlikang likha ng Amang Bathala, na no read, no write, ang isang bagong tipan. Isang bagong tipan na ang laman ay ang 7 bagong kautusan at ang bagong Jerusalem. Ngayon, babasahin natin. Kasi itong tipan na ito, ito yung kasudlong ng way na luwalhatiin ninyo ang Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. In what way? Sa pamamagitan ng bagong tipan. Maluluwalhati. There's a process. There's a process of making luwalhatiin the God of Israel. Saan? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng bagong tipan. So yung God of Israel, meron silang pangalan para doon, Yahuwah. Yes. Pero dito sa ating bansa na Luz Bimenda, Bathala. Siyempre, alam nga naman dalhin pa ang Yeshua na pagluluwalhatiin. Sariling bayan ito. Bayan din naman to. Pero ang common denominator dyan, ang pagkakapareho niyan ay yung relasyon sa nalika ay direct. Walang intervention. Direct yung sa naglika. So, itipan ay ginamit, dinadalisay sa pagluwalhati sa Amang Bathala na siyang bathala ng mga Tagalog. Kasi dito isinilang Dito dinala ang bagong tipan. Natural. Ang daladala niya, katulad niyan dati, maibida ko lang kabayani, One time I was invited by Senyor Kasama. Isang spiritual queen from Japan. Hindi Japayuki. Hindi. Nagpunta siya rito. Ang sabi daw sa kanyang vision, this is, the Philippines is the Pip Israel. Pero hindi siya marunong magsalita ng ng Ingles. Talagang ni Hongo ang kanyang wika. Gusto niyang ituro dito. Sabi niya sa akin, alam mo, Bishop, ang the first Israel, yung Israel daw doon, na ang gagamit ay Ramaic, pero hindi nagtagumpay. The second ay England. Sabi ko, English ang ginamit. Yes. And the third is Korea. And the fifth is, kaya pala nung Korean, naalala mo, ikaw ay vlogger, si San Moon. Naalala mo na nagdadala tayo ng mga naka-aeroplano pang mga babae natin, binibihisan ng Koreana, ipinakakasal doon. Kasi yun ang paniniwala nila na kailangan mag-mix. Yes, yung lahi. Ngayon, at ang pipis, ang Port Israel ay ang Japan. Nabigo daw lahat yan. And the Philippines is the Pip Israel. And sabi ko sa kanya, kung nandito ang Pip Israel na sinasabi mo, anong wika ang dapat gamitin?
hindi siya nakasagot. Kasi sabi ko, may sariling wika ito eh. So, alam nga naman, dalhin pa ng Diyos yung Aramaic dito in a very practical manner, hindi siya maiintindihan. Tama. Hindi siya maiintindihan. At saka, kung dadalhin niya ang bagong tipan sa gusto sa bansang ito, tuturuan pa tayo ng Nihongo. Oo, posible. Tsaka maiintindihan ang bagong tipan kung ang gagamiting wika ay wikang dayuhan. Dayuhan. Oo, kaya nga, bagong tipan sa wikang Tagalog. So, here it is. Pwede ba akong magdagdag? Sige. Oo. Kasi sa, ano, sa ating pag-aaral, lahat ng bagay ay bumubuo ng cycle. Ah, yes. Oo. Ngayon, kung yun nga, nag-Aramaic, na ganyan. At kung, at I think this is true, na ang bansang Los Biminda ay lupa ng paglikha, di yung ating babalik wikang Tagalog na sinimulan, doon siya babalik. Mm. Di ba? Mm. So, ano lang siya, logical. Ah, na yung usapan na yun, oo. Magbabalik. The Alpha and the Omega. Oo, Alpha and Omega. Tagalog talaga yung salitang ano. So, dito, ang laman ng bagong tipan na binigay sa isang kay sa Sugong Pascual Malanaw, ibigin mo ang kataas-taasang amang bathala ng higit sa lahat. Yeah. Ito yung uri ng pagluwalhati. Ibigin mo siya ng higit sa lahat. At ito naman pagkakaiba ng mga anak ng Luz Biminda, yung mga Maharlika, sa relationship nila. Kasi kung maaano natin, while may personal relationship, yung mga Israelita, yung mga Ebreyo, sa kanilang batala, yun ay may rules. Yung Sabbath, yung ano. At tayo naman, yung ano eh, yung total surrender. Tsaka bumubukal yan, kabayanigin. Tinan mo ha, pag kumuha ka na exam, So, total surrender. And bahala ay galing sa sa'yo. Ay bathala. Oo. Total surrender. Lahat taka ano na sa bathala. Ang ano na lang. Sumunod. Oo nga. Parang ang parang Maharlika lang. Yung L naging R. Sa ano lang yun. Sa wika siguro, no? Sa evolution ng wika. Oo, nawala yung T. Oo. But yung konsepto niyan, bathala na. Nakapaloob pa rin doon. Nakapaloob pa rin yung total surrender. Oo, at yun na nag-define. Pinabanggit ng mga tao ba, bahala na. Oo. So it's coming. Yung aba. Oo. Hindi ba? Yung ano, pagka, wala naman talaga ng translation. Ano ang ibig sabihin ng aba? Hindi ba? It's already in there. Oh, pagka namamangka ka, aba, hindi ba? Ganun tayo. Doon na rin eh. Oh, well, we don't need any rules. We don't need any incense. Bigla na lang umano. We don't need any time of day. Talagang total. Yun ang aking definition nung ating relationship with bathala. At palagay ko, yun ang nagpapamahal lalo sa kanya. Sana hindi natin mawala. Oh. At sana hindi natin mag... At saka dapat talaga, maibalik na natin ang salitang yan. Kailangan yan ay maano natin. Yes. Ngayon, siya ang ulit, ibigin mo ang katastasang amang bathala ng higit sa lahat. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yan yung idinadambana nating konsepto sa ating minumungkahing preamble o paunang salita ng bagong saligang batas. Yung makatao at pangkalahatan. Kaya narinig yan. Nakapaloob dun sa... Kasi... Iaralan ko yung mabuti yung... Ibigin mo yung bayan. Oh. Yan eh. Mm-hmm. Okay, ng ikatlo, ang masama sa'yo ay huwag mong gagawin sa iyong kapwa. Ikaapat,
Igalang mo ang iyong kapwa't igalang ka naman. Mm. Ang yung number three, ibig sabihin nun talagang walang gera. Oo. Di ba? Oo. At walang nakawan ng lupa nang may lupa. Ano ba? Kumbaga sa ano, walang yung sa'yo. Walang ganiran. Oo, pwede kang tumulong, pero wag kang mangungulimbat. Yes. Oo. Igal, ang kabanalan ay hindi, ikalima. Pito kasi yan eh, pito. Ang kabanalan ay hindi nabibili ng salapi. Ayan, o. Oh. Yung mga indulhensya ng simbahang Katolika, yan ay sablay siya sa kautusan ng Amang Bathala. Oo, hindi yung pupunta sa Quiapo eh, ipagdasal mo nga nanay ko. Mm. Diba? Ika-anim. Alam mo, igalang mo ang kapwa mo. At igalang ka naman. Oo, nang igalang ka naman. Ayan, ito yung number four na kaligtaan ni Bishop. Eh, importante para sa akin. Oo. Kasi yun yung pundasyon ng pagbabansa. Oo. Igalang mo ang iyong kapwa at nang igalang kanila. O ka naman. So, yung democratic concept, di ba? Mm. Yung demokrasya, tunay na demokrasya, ay tanggapin mo, respeto mo, yung kaisipan, yung kagustuhan ng iyong kapwa, at nang ang iyong kagustuhan at iyong kaisipan ay irespeto din niya. Yes. That is true democracy. Uh-oh. Hindi yung paramihan. Okay. Diba? Number six, pagtatapat at dalisay na pagpapakasakit ang gagawin mong pagdalangin. Talagang matimyas? Mm-hmm. Faith? Sa amang harapan, amang bathala, bathalang balaladiw at bathalang buhay. Tibayan mo ang iyong puso, itanim sa iyong kalooban at laging isaala-ala na ang malinis na budhi ay hindi nahihiwalay sa piling ng amang bathala, bathalang banaladiw at bathalang buhay. Sapagkat ang amang bathalang banaladiwa ay naninirahan sa malilinis na puso. So, ayaw ko, ito sa akin lang na pananaw, ito ay superior dun sa Old Testament, sa Old, yung nakakaunang Ten Commandments, dahil sa hindi ka lang dapat sumusunod sa utos sa panlabasan. Oo. Yung konsyensya mo mismo ang magsasabi sa iyo, red line yan, do not cross the red line. Diba, oh? Kahit na hindi nakikita ng ibang tao, dapat malinis yung iyong konsyensya na ikaw ay sumusunod sa tunay na espiritu ng utos ng Amang Bathala. Kaya nang ikaw pito, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito yung isang pito na sinasabi na pitong banal na utos. Kasi pito po yan eh. Tatlong pito. Yan yung laman ng bagong tipan. Kung noong sa panahon ng ating Panginoong Hesus ni Moses, ng ating nunong Moses, ang kabanang tipan ay 10 utos. Ngayon, ang ibinigay kay Pascual, matapos ang 2,000 taon na ibinigay sa isang pangkaraniwang taon si Pascual Malanao, ay 7 bagong banal na kautusan, 7 tamang pamamahala. Yan. Akin na, Flor. Kasi, yun nga, kung itong kautusan na mga banal na kautusan na ito ay magiging pundasyon ng bagong kaharian ng bathalang buhay ng tagapagligtas. Wala sa screen? Ay, ito na yung mga ito. Konsepto na magbubuo ng struktura. Ayan, no? Magiging pundasyon. Ayan. Ng struktura ng pagbabansa. Ayan pa. 7 puno ng kabanalan o 7 ilawang ginto. 7 candlestick. Nasa Bible yan. Oo, yun. It's a 7 candlestick. Hebreo, ano yan? Yes. Hebreo concept. So, ang uri niyan, kababaang loob. Oh. Yan, ang ugali. Ang ugali talaga ng mga sinauna. Yan, ng mga
mo. Mga nuno. Lipunan. Lipunan ng mga nuno. Kapapaan ang doon. O, ikalawa. Habag sa kapwa. Ayan. Ikatlo. Paghawak o pagsupil sa kalooban. Control. Self-control. Ayan. Mm-hmm. Kasiyahan sa pagkain at pag-inom. Ano ibig sabihin yan? Huwag ka na maghangad ng sobra-sobra. Mm-hmm. Kung ano yung binibigay sa inyo ng amang bathala, mm-hmm, pasalamatan mo. Mm-hmm. At ang pagkain at pag-inom ay hindi yan ano, hindi yan masama. Mm-hmm. Iyan nga ang kasiyahan ng mga maharlika, hindi ba? Yes. Yung magsama-sama, kumain, salo-salo. Salo-salo. But short of gluttony, hindi ka ganyan ang ginagawa. Mano. Yan ang ginagawa ng church every Sunday, sabay-sabay kumakain. Ayun, magandang ano yun, kaugalian yun. Hindi ka gaya ng mga Romano na yung mga mayayaman doon, kain ng kain, tapos susuka, tapos kain na. Gluttony na yun. Huwag okay. Na ano. Kasiyahan sa pagkain at pag-inom. Kalima, pag-ibig, gumaling ang kapwa. Ayan. Mm-hmm. Ibig sabihin, yun din, pag nanasa mo na kabagan mo yung kapwa mo, gumaling siya, okay, oo. Pakikipagkapwa tao pa rin yan. Idadasal mo. Oo. Ano yan? Yan ang kaugalian na, ano, na likas sa mga maharlika. Oo. Tsaka yan talagang ano natin, nandiyan na pala yan, kaya lang inano yan. Then 6, kasipagan. Number 7, katiyagaan o pagtitiis. Ah, 500 years tayo nagtiis. Pabiyang. Ngayon, inilalabas na ng amang bathala ang ating tunay na simulain. Yan. At sa pamamagitan nitong mga katotohanan na lumalabas, ay atin ang makikita o maaaninag ang tamang tadhana para sa ating Pederasyong Luz Biminda. Yes. Meron pa isa, Paul? Pakicheck. Tatlong pito yan. Pito. Oo. Na mabuting pamamahala. Yan. Sa pa. Pitong pangulong batayan, dapat ito anuhin ng pamahalaan. I-incorporate ito Kung paano sa code of ethics ng gobyerno. Kung paano in-incorporate ng pamahalaan ng aral ng unang tipan. Diba? Oo. Ngayon din naman, itong bagong tipan, dapat ma-incorporate ito Basahin natin. Sige. Itong pangulong batayan ng mabuting pamamahala. What? Uliran sa kabanala. Ano, let me just aside, no? Talagang pagtatayo na ng kaharian ang itinutumbok dito ng amang bathala. Kasi sinasabi na sa atin paano nating itatayo yung isang pamahalaan. Isang pamahalaan. Bathalaan. Isang the righteousness. Uliran sa kabanalan. Righteousness yan. Uliran sa, oo. Kita mo, kasama yung kabanalan, kasama sa pamamahala. Oo, number 2. Pagkamatapatin o katapatan. May paninindigan. Magiging makatarungan. Kaya nga kung iisipin mo, no, kung talagang mahal ng mga namamahala ang bayang ito, kumbaga sa ano, at wala ng kabanang yaman, nakuha na nila, bakit hindi nila sacrifice na, it's like yung sinasabi nga ni Kristo, kung ako'y susundan mo, iwan mo lahat ng kayamanan. Hindi naman sinabing iwan. Give it to the poor. Basta iwan mo lang. Bahala na sila. May paninindigan. Pagiging makatarungan. Number 5. Pakikitungong pangmadla. Meron pa siyang PR. Number 6. PR ka rin kahit pangunahin sa paggawa. As a example, as a leader. Excellent. Magpapalawak ng isipan. Yan, open-mindedness. Sana hindi tayo nakapako sa mga kahon ng relihiyon. Yeah. At ating buksan ng ating mga isip upang tunay nating makita
o matuntun ang si Pasko. Perspektibo, ang pananaw Lord. Na dapat nating i-cultivate at nang tayo ay at nang mas maayos nating matutugunan ang mga banal na kautusan ng Amang Bathala. Yeah. Kaya maswerte ang bayang ito eh. So, yung way na yan, kaya din, yung bagong tipan, yan yung process how to luwalhatiin na tamang pagluwalhati sa kanya. Yan ang binigay kay Pascual Malanao. Okay. So, on that note, dasal. Parang yung hamon ng God culture sa Philippines ay sinasagot ng Pederasyong Luz Biminda. Oh. No? Na hindi man natin point by point ma-adapt yung unang tipan, yung mga kautusan sa unang tipan, ay ito na yung ating ano, ito na yung ibinigay sa ating kautusan. Pundasyon. Na magiging pundasyon ng bagong Republikang Tagalog. Oo, yan. Tagalog. O, syempre. Sa makabagong panahon. Syempre, for and foremost, dapat may spiritual na pundasyon. At meron siyang sinabi, sa makabagong panahon at makabagong langit at lupa. Bagong langit at lupa. Remember sa kasaysayan, the system of the Philippines ay siniyasat at binuo din ng mga praile. So another concept na may spiritual talaga. Sila yung umano niyan eh. Nagbuo eh, sabi ni Rizal eh, na yung barkong ito na sistema ng mga Pilipino, ang nagsiyasat at bumuo niyan ay mga praile. Ngayon, so baguhin natin. Ito ulit, bagong tipan ang maging halige. Yan. Ating batalaan. Ang system. Na, bagong sistema ng pamamahala. Oo. Nanaayon sa utos, na banal na utos ng Amang Bathala. Yan. On that note, mga kabayani, kami magpapaalam. And we end it with a dasal. Dasal. Okay. Ang ating inaamuki na ito'y maging bagi ng ating saligang batas. Maging paunang salita ng ating bagong saligang batas. O mahal na kataas-taas ang Amang Bathala, ikaw na may likha sa amin, mga maharlika ng inang bansang Luz Biminda, basbasan nawa po ninyo ang aming Pederasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao, ng isang makatao at pangkalahatang batalaan na naglalayong maipanumbalik ang lipunan ng mga ninuno tungo sa kapayapaan, kasaganaan at pangmundong katiwasayan. Ipagkalob nawa po ninyo ang Amang Bathala na kami, mga anak ng Luz Biminda ay maging karapat-dapat at magtagumpay sa pagtatatatag ng inyong ipinangakong makabagong bansang Tagalog dito sa aming lupang tinubuan. Shenawa. 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 Kita-kita po muli tayo sa susunod na kabanata ng mga serye ng Bathala Bansa Biyaya. Okay. Samahan at tumayan ng Kilusang Luz Biminda dito sa programang magbabalik sa kadakilaan ng mga ninuno tungo sa Bathala Bansa Biyaya.